Kagabi ay lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Goreng PH. Tinatawag na ito ngayon sa international name na Saula. Namataan ang mata ng nasabing bagyo sa layong 335 kilometers kanluran ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon ay tinutumbok nito ang bansang China. Kagabi rin ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang Severe Tropical Storm na merong international name na Haikoy at tinatawag na natin ito sa local name na Hana PH. Namataan ng pag-asa ang sentro ng nasabing bagyo sa layong 1,225 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 95 kilometers per hour. Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa alinmang panig ng bansa. Base sa wind forecast ng MetroWeather, tatahakin ito ang Philippine Sea sa mga susunod na oras, pero mananatiling malayo sa bansa. Hindi ito inaasahang maglalandfall dito. Bukas ay posibleng lumabas na ang bagyo ng Philippine Area of Responsibility. May isa pang bagyo ang binabantayan sa Pacific Ocean. Isa na itong tropical storm na mayroong international name na Kerugi. Pero base sa pinakabagong data ng pag-asa, pahilaga ang direksyon ng bagyo kaya mababa ang tsansa nitong pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw, halos buong bansa ang apektado ng hanging habagat. Ngayong umaga, asahang uulanin ang ilang panig ng Northern at Central Luzon, Mimaropa Region at Western Visayas. Base sa rainfall forecast ng MetroWeather, pagsapit ng hapon, makakaranas din ng ulan ang ilapang bahagi ng bansa dulot ng habagat o kaya naman mga local thunderstorms. Magiging maalon pa rin at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa lahat ng mga dagat sakop ng Luzon at Visayas. Moderate to heavy rain showers with lightning and strong winds due to thunderstorms are expected over the following places and nearby areas within 30 minutes to an hour. Antique, San Remedio, Tibiyaw, Kulasi. Samantala, dalawang sasakyan na nakaparada sa Marikina Riverbank ang nalubog sa tubig dahil sa pag-apaw ng Marikina River as of 7 a.m. ngayong Huwebes, August 31, 2023. Nakataas ang first alarm sa Marikina River bunsod ng malalakas na pag-ulan. Manatiling nakatutok sa weather balita para sa mga bago pang update. Don't forget to subscribe. Thank you for watching.